Magandang araw mga kaplantito plantita. Ngayon po ay ating pag-aaralan o ating picture sa araw na ito ay itong bulaklak na ito, itong flower na to. Familiar po ba kayo sa flower na to? Actually, pag tuwing summer po, tsaka po siya nagbo-bloom eh. Itong halaman na to, itong bulaklak na to. Itong bulaklak niya ay kulay pink. Tapos yung kanyang mga stem ay puro sanga po. Ayan po. Pag hinawakan niyo po ay matutusok po kayo, kaya po ingat lang po. Ayan po yung itong picture po natin ngayon sa araw na ito. Samahan niyo po ako mga kaplantito plantita. Hello po mga kaplantito plantita. Ang tawag po daw to sa plant na to or sa flower na to ay Christ Thorn or Christ plant. Ito po talagang bulaklak na po ito ay matinik. Sorry, kanina napamali po yung sabi ko. Matinik po talaga yung stem nito. Itong Christ Thorn na plant po. Matinik. Tuwing summer po siya talaga nagbo-bloom. Pasensya na po, maingay. Mga busina po kasi ng mga motor yun. Ito pong plant na to, yung Christ plant na tinatawag o Christ Thorn, matinik po talaga to. Usually tuwing summer po sila nagbo-bloom, nagbibigay po ng mga bulaklak. Madali lang din po i-propagate itong Christ Thorn na bulaklak na to. Ang ganda po, di ba? Tingnan niyo po. Bigay lang po to sa akin. Siguro matagal na po, mga 2 years ago, dito po tinanim ko lang po ito. Itong halaman na to, ang bilis-bilis po niyang madumami at mamulaklak. Tuwing summer nga po ay nagbo-bloom po siya ng napakaganda. Yun nga lang po matinik nga lang po talaga yung stem niya. Pero maganda po ito. Tsaka mabilis po siya i-propagate. Samahan niyo po ako kung paano i-propagate natin itong Christ Thorn o Christ plant na tinatawag po. Ito po namang Christ Thorn na to, hindi po siya matakaw sa tubig. Usually, gusto po niya sa mga nagda-dry na po yung lupa. Ito po yung pagdidilig ko nito. Pag-dry na po yung lupa kasi matakaw, hindi po siya talaga matakaw sa tubig. Itong Christ Thorn na plant na to. One of these days po, magpo-propa po tayo itong Christ Thorn na to. Para malaman po natin. Pero mabilis lang po ito. Mabilis lang po ito. Itanim itong Christ Thorn na to. Tuwing summer po talaga siya nagbo-bloom yung mga flower niya. Ayan po. Dikit-dikit din po siya. Ayan. Matagal po. Akala mo namamatay na po siya pag tuwing rainy season. Hindi po. Pag tuwing summer po, dun po siya nagbo-bloom yung mga flower po niya. Ang ganda din po ng bulaklak niya. Tingnan niyo po. Ayan, pink na pink po talaga yung dulo niya, pati po yung side niya po, ito dito. Ayan, pink. Pink color po talaga siya. Ito po. Pero hindi po siya mabango, itong bulaklak na to. Okay din naman, pang display po talaga sa mga tahanan po natin, sa mga bahay po natin. Pero usually po, pwede po ito, pang outdoor po ito, itong bulaklak na po ito. Itong tinatawag nilang Christ Thorn na bulaklak o Christ plant. Sa labas po kasi siya mabilis mag-bloom, lalo na po pag may mga sunlight, natatamaan po siya ng sunlight. Isa rin po sa meron ako dito sa aking bakuran, sa aking sa labas po ng aking bakuran, ito pong Common Lantanas. Alam niyo po, nung una pa lang po na binili ko po itong halaman na ito, itong bulaklak na ito, ay hindi ko po alam ang ID. Hindi ko po alam ang pangalan. Pati rin po yung nagbebenta, si seller, hindi rin po niya alam ang pangalan. Nagandahan lang po talaga ako sa bulaklak na ito. Kasi kumpul-kumpul naman po na kulay, parang orange, yellow orange po siya yung bulaklak niya. Masipag din po siya magbigay ng bulaklak itong Common Lantanas na tinatawag. Sinerge ko lang po sa itong pangalan ng bulaklak na po ito. Alam niyo po, itong Common Lantana, matagal na po siya nandito sa bakuran ko po. Ngayon ko lang po nalaman yung ID, yung kanyang pangalan. Ito po. Parati po din po siyang nagbibigay ng magandang bulaklak.
masipag po siya magbigay ng bulaklak. Yun nga lang po, matakaw po siya sa tubig. Base po sa experience ko po, matakaw po siya sa tubig. Kaya everyday ko po talaga siya dinidiligan. Marami pong variety rin po nito. Meron pong red, may yellow. Itong common lantanas na po itong bulaklak. Itong bulaklak na po ito, hindi po siya mabango. Pang display lang po talaga siya sa mga outdoor nyo po. Or pwede rin po, siguro po pwede rin po sa indoor. Kaya lang po, ilabas din paminsan-minsan yung mga halaman natin para makasagap po ng sunlight tsaka ng fresh air po. Ayun po. Masipag din po itong mamulaklak, itong common lantana. Ngayon ko nga lang po nalaman itong ID na to eh. Ni-research ko rin po katulad po ng Christ Thorn. Nag-isa lang po ang meron ako nito at hindi ko po alam kung paano i-propagate po ito. Nabili ko lang po ito kay seller ng siguro mga 2 years ago na po ng 150 pesos. Unlike po dun sa Christ Thorn, meron po akong propa na propa po. Ko po yun, ipapakita ko po one of these days po sa mga vlog ko po kung paano i-propa si Christ Thorn po. Maraming salamat po mga kaplantito-plantita sa mga sawang, walang sawang pagsuporta po sa akin ever since po nagsisimula po ako, sa mga sumusubaybay po sa mga vlog ko po. Maraming salamat po.